Maayong gabi, kanatong tanan. Welcome to the Cebu Lady Lawyers Association's Partners in Law. Mag-uban na usab kita sa usa ka oras nga mahinungdan ng istorya mahitungod sa balaod o sa katilingban. Importanteng issue sa katilingban. Ako si Attorney Reswi Grace Culina, o kauban ko karon ang Director of the Intellectual Property of the Philippines, Assistant Director of the Bureau of Patents, and Supervising Director and OIC of Intellectual Property Rights Enforcement Office. Let's welcome Director Anne Edelion. Magandang gabi. Yes. I hope I said that correctly. Magandang gabi. Attorney Anne Edelion, Director Anne Edelion just came from Manila pa, no? Opo. Ulan-ulan nung pagpunta niya dito. So we are very honored and we are very glad na pinaunlakan niyo po ang aming invitation sa pagpunta or sa invitation na malaman ng mga tao kung ano itong intellectual property at ano itong intellectual property office. So, Director Anne Edelion, thank you very, very much. Of course. Alam niyo po, hindi masyadong maraming tao yung nakakalam kung ano itong intellectual property. So, kahit dun sa mga nag-college na kami, mga degree holders, uh-oh, pero hindi namin alam ano itong intellectual property. So, ito ang chance na at ipahayag natin sa mga audience, mga nanonood ngayon kung ano itong intellectual property at kung anong ginagawa ng intellectual property office. Okay. Una, salamat sa pag-imbita, no? Sa IPO Phil, we make it a point na kapag may imbitasyon, kung kaya, pupunta kami. Opo. Kasi part siya ng advokasya namin na ipaalam nga talaga sa mga tao kung ano ang intellectual property. Mm-mm. So particularly, yan, intellectual property. Ang Tagalog na ginagamit namin yan, yamang isip. Yamang isip. Yamang isip. Kasi ito yung mga creations of the mind, mga gawa ng pag-iisip ng isang tao. Okay. Na magkakaroon siya ng outward manifestation. Mm-mm. So, for example, ano ba ang uso ngayon? Ayan, yung mga kantang ginagamit sa budots na sayaw. Uh-oh. So, yung mga songs na yun, those are all covered by intellectual property, particularly mm-mm, copyright. No? So, yung mga kanta na sikat, mm-hmm, you know, may copyright involved dyan. Lahat tayo may cellphone, ano? So, lahat ng may cellphone, meron dyang part na intellectual property rin. Meron kang patents. Siguro kung magsha-shopping ka ng cellphone, may mga brands kang gusto. Gusto mo ba ang, let's say, Apple? Gusto mo ba Samsung? Gusto mo ba Oppo? So yun naman, yes, yung mga pangalan, brands na yun, covered din siya ng trademark, which is also a kind of intellectual property. So parang iba-iba. Nakikita natin siya sa lahat-lahat, araw-araw natin ginagawa. Diba? Yes, totoo so, yan. Sa mga kaano natin, sinusuot, cellphones, sapatos, pagkain, yun mga common, yung pagkain din. Gamot. Lahat yan, meron. Ang intellectual property, nagagamit at nadadanas natin siya everyday. Okay, mm-hmm. So iisa-isahin natin yan mamaya. Direct. Pero sa ano naman, anong pangalan ng office na nagsusupervise, nagre-regulate ng intellectual property or nagre-register din? Sige. Ang pangalan ng office namin, ano, Intellectual Property Office of the Philippines, it's an attached agency or nakadikit siya sa DTI. Actually, yung batas niya, 1998 pinasa, so it's actually our 25th year. Wow! Ngayon, 25th year po, no? So we're celebrating that 25th year po namin. And in fact, ngayong April is National Intellectual Property Rights Month. No? Okay, so timing po talaga. Yes, timing yun. So malaking celebration to. And kasama doon sa celebration yun, syempre, pagpapalaganap ng idea kung ano ba ang intellectual property. So although ang office namin, ang main office namin, ano, nasa Manila, nasa Taguig City, meron po kaming iba-ibang mga satellite offices. Mm-mm. And meron po kaming isa dito sa Cebu. So, doon po siya, yung address niya ay nandun sa DTI. Yes. Na main office ng DTI. Yes po. Meron kaming mesa doon kasama ng DTI. Maraming salamat po. So, yung mga nagtatanong, yung mga may communication na dapat gawin sana kahit online or mga questions, pwede na nilang indulog dito sa Cebu office. Yes. Oh. Actually, yun yung kagandahan ng isa sa mga konting kagandahang dulot ng pandemya. Parang lahat ng tao tanggap ng online. So lahat ng services namin, pati questions, ganun, lahat ng services namin online. Mm-mm. Pero for those na gusto pa rin syempre na may kausap na tao, yes, punta po kayo sa IPSO Cebu, no?
Lahat ba ito direct meron sa Cebu, meron sa Bohol, or this office here in Cebu handles the region? Ah, yes. Oo. Hindi po kasi ganung kalakihan ng opisina namin. Ano? Mm-hmm. So, yung representative namin dito sa Cebu, si Ms. Narisa, na actually kasama ko dyan ngayon, siya rin po ang may hawak ng Dumaguete, Bohol, and also, I believe, Sikihor. So, Region 7 po? Yes, Region 7. Dati po, bago mag-COVID, umiikot naman po siya. Pero syempre, because of the pandemic, medyo napirmi po siya ng konti dito sa Cebu. Pero dahil bukas na naman po ang travel, unti-unti po kaming siya iikot ulit. Pati ako, umiikot na rin po kami. Oo, pero ang kagandahan po nito, no, is lahat online na. Yes. Ano po yung mga services natin online? Well, pwede po kayong mag-file ng applications. Lahat ng applications pwede nyo pong i-file online, ano, dun sa, through our website. Pwede po kayong pumunta doon, www.ipofil.gov.ph. And then, pwede po kayong pumili dun sa mga services namin. So, lahat pwede kayong mag-file ng patent, trademark, utility model, industrial design, even copyright, no? Pwede po yan. Pati po mga kaso, if you want to file administrative cases, pwede rin pong gawin yun online. Yung sa complaint po? Yes po. Mm-hmm. Tapos, pati po ang pagbayad, ano? Online na rin po ang pagbayad ng mga filing fees. Kasi po, meron po tayong mga konting filing fees. Pwede rin po yan online. Tapos, ang kagandahan din po, syempre, minsan ang government agency, no, pag may final kang application, sasagot sila kasi may mga kailangan sila sa'yo. So, yung sagot ng office, through email, matatanggap mo. So, importante na may registered email yung aplikante. Okay. And then, pwede rin po siya mag-send ng response na naka-email. So, hindi na po kailangan pumunta talaga sa Manila para mag-protect ng intellectual property. Kaya po, mula dito. Napakaganda po ng ginagawa ng Intellectual Property Office. So, salamat po. Yung mga tao na yung magpapa-register my intellectual property, yung my creation of the mind na gusto nilang protektahan from being infringed or na kinokopya, kina-counterfeit, at least mare-register na nila ng sa konting ano lang, konting budget, kasi hindi na nila sila kailangan pumunta ng Manila. Yes, wala na yung bayad para mag-eroplano. Ay, tsaka ano po, meron din po kaming app. Meron kaming app sa phone, ano. I believe pwede po siyang i-access kapag Apple ka or Android user. Mobiliz.com. Mobiliz. So, Mobiliz app. So, ganun din po. Para din po siyang, it's like a regular app sa phone, ano, na pwede nyo po rin ibantayan kung nasa na yung application nyo using that app. Oo. I think, inaayos lang po ng konti yung ano niya, yung features niya. Pero pwede po siyang gamitin na ngayon. Pwede nang gamitin ngayon? Yes. So, inaayos lang. I think yung, kasi po, di ba, may mga updates lagi yung mga phone. Mm-hmm. So, yun, dahil may i-update. So, nag-update din kami. But so, we have parang that. Ganito po, magsasubmit kayo sa website ng IPO Feel, tapos connected na yun sa Mobiliz. Yes, opo. So, kunyari, nasa jeep kayo, naisipan yung i-check kung nasa na kaya yung application ko. Pwede nyo pong check, tingnan using the Nakita ko rin yung, ano nyo, yung website nyo. Mm-hmm. Nakikita doon kung ano yung mga nakaregister na mga trademarks. Yes, yun lang sa trademark lang yung na-check ko. So, kapag yung pangalan ng corporation mo, pangalan ng business mo, ay may kapareha na doon. So, hindi na, medyo difficult na po, no? Opo. One po, may pagkakaiba po yung business name sa trademark, no? So, perfect example po, ang isang negosyo, like kanya Jollibee, marami po siyang trademarks, no? Marami siyang businesses, di po ba? So, while Jollibee the corporation can have Jollibee the trademark and the business, meron kanya din po ang manginasal, kanya din po ang Coffee Bean and Tea Leaf, if I'm not mistaken. So, iba-iba pong trademark. So, ang isang negosyo po, pwede po siyang maraming brands or trademarks na nasa ilalim niya. Yes po. Sige. So, pwede pong sa isang kumpanya, marami siyang mga brands, marami siyang trademarks na ginagawa. Yes po. Trademark or other intellectual property. Pwede marami din siyang patents or marami siyang industrial design, copyright. So, hindi po naman siya 1:1. So, pwede pong marami. And marami po tayong mga Filipinos na mga MSMEs na, or kahit hindi lang MSMEs, no, may mga malalaking kumpanya din naman ng Pilipino na talagang they do protect, they do file registrations for their intellectual property. Dahil nagkaka-modern na po yung panahon natin, no? So, na-apply na talaga nila yung ano, yes. Para hindi manakaw yung idea nila. Tsaka may value po. Kasi isipin nyo, kung
nagpuhunan kayo ng both money, oras din, di ba? Into developing, let's say, a product. Mm. Siyempre, gusto mo na sa'yo lang yung produkto na yun, di ba? So, part of that exclusivity, yung gusto mo sa'yo lang, i-apply mo ng registration para makasiguro ka na sa'yo lang yun. So, kung pag may gumaya, makakahabol ka lang sa kanila. So, possible po, pag ganito, ako nagninegosyo lang kung may ginawa akong invention or may ginawa akong formula or ingredients ba dito, pero hindi ko naman in-apply sa trademark or hindi ko in-apply sa intellectual property office. Mm-hmm. So, that means na pag may mag-copy doon, wala akong masyadong habol kasi hindi ko naman pinunodiktahan ito. Yes, mas mahirap. Uh-oh. Mas mahirap, kumbaga, pagdating mo sa korte. Pag-prove. Yes, exactly. Uh-huh. Bilang isa pong lawyer, alam niyo po yung sinasabi ko, no, na mas marami kayong kailangan ipakitang dokumento, pieces of evidence, no? It's easier kapag meron po kayong registration. Mm-hmm. And also kasi depende po, may ibang requirements po. Let's say, for example, sa Intellectual Property Code of the Philippines, yung trademark infringement or panggagaya ng trademark, pwede lang siyang mag-prosper kapag may registration. Okay. Pag walang registration, kahit sa'yo talaga yon, pero hindi naka-register, hindi siya magpa-prosper sa courts. Pwedeng ibang kaso, pero hindi po trademark infringement. Okay. So, depende po. Damages lang. Although, ang copyright po kakaiba, kasi ang copyright, hindi niyo po kailangan talaga ng registration to go and enforce it. So, yung, nagawa mo na yung literary work or yung artistic work, and then kahit na hindi pa sa intellectual property naka-register, protected na siya. Yes, sa'yo na yun. It's protected po kasi siya from the moment of creation. Mm-mm. So, although we recommend pa rin na mag-file kayo ng certificate of deposit and registration sa IPOFIL kasi mas madali pagdating sa korte, pero hindi po siya required. Okay. No, so, yun po yung sa copyright, no? Uh-oh. The rest, kailangan po siyang i-register. Okay. So, salamat po dyan sa very informative na sinabi nyo about sa Intellectual Property Office po, no? And then, iisa-isahin po natin kung ano yung mga saklaw ng office nyo po. Sige po. So, una po tayo sa patents. Ano po ba itong mga patents? Okay. Ang patents po, mga technical solutions to a problem. Okay? So, hindi po siya aesthetic or hindi siya artistic solution to a problem. Technical, no po. May mga requirements ang patents. Kailangan bago siya, inventive siya, and then industrially applicable or useful. Okay. No? And a perfect example po siguro ng mga patents, the light bulb, yung mga ilaw. No? Oh. O syempre, expired na po yan, but the light bulb and the telephone, covered po yan ng patents because yung technical solution siya, let's say yung phone, how to talk to somebody who is far away. No? So, yun po yung technical solution. Patent po ba din yung Wi-Fi? Yes, yes. Wi-Fi is another example. Bluetooth, yes. Ganun. Yung mga ganun because it helps in communication naman po. Related po sa patent is utility model. Okay. No? We call it a petty patent sometimes kasi po siya, although technical solution din siya to a problem, ang difference po, hindi po siya inventive. Mm-mm. So, meron siyang, kung yung patent, tatlong requirements, yung utility model, two requirements. Okay. So, mas madali po siyang makuha. Tapos, ang difference, yun lang, kung yung patent, 20 years yung protection niya, ang utility model, 7 years. So, yun po yung difference. But it's both a technical solution to a problem. So, yung utility model po is an enhancement or improvement of the invention. Yes, it can. So, palagay natin yung patent is yung invention. Mm-mm. Pag na-register sa office niya yan, 20 years yung tagal ng protection. Yes. Tapos, after 20 years, pwede naman po magpa-renew? Hindi po. Ang patents, yung exclusivity period niya is 20 years. So, the patent can cover a product, a process, no? Or even also an improvement. Pero pagkatapos po ng 20 years, wala na po siya. Ang may-ari na po niyan, yung publiko, the public at large. Okay. So, yun yung... So, a perfect example po siguro, doon sa mga tao dito na maraming sakit sa puso, no? Tapos, umiinom po kayo ng aspirin, no? So, yung nag-create po ng aspirin, Bayer, meron siyang patent doon. No? So, for 20 years, si Bayer lang ang pwede maglabas. Okay. After 20 years, nag-expire na yung patent. Ngayon, may mga generic versions na tayo ng aspirin. So, ngayon... Ang gandang example. Oo. Lahat ng ibang tao, everyone can make generic versions of it kasi open to the public na siya. So, 20 years lang. So, hindi pwedeng i-renew.
So, yun ang patent. Pag ganito po, like patented na siya, tapos may nag-copy ng ingredients or ng process nun, so, si Bayer, pwede siyang mag, ano? Pwede niyang habulin. Habulin. Yes po. Pwede niyang habulin. Yung, show ko lang na yung utility model, it's a smaller version ng patent. Kasi yun naman, 7 years yung protection. Tapos hindi ka pwedeng extend. Okay. So, parang baby version siya ng patent. Sige. I-expound more, no, ang ato ang intellectual property discussion. Human sa pipila ka pa hinumdong. Nagita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber. Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cines Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cines Cebu. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Binuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan. Tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Welcome back! Kanina, atong naistoryahan ang Intellectual Property Office, unsa ning Intellectual Property, ug unsa ang mga saklaw sa Intellectual Property. Now, atong ipagpadayon ang mga uban pang under ani. So, napag-usapan natin kanina yung patent, yung utility model. Now, ano pong ibang mga saklaw pa ng Intellectual Property Office? Meron din po tayong industrial design. Kung yung patent tsaka utility model kanina, technical solution to a technical problem, ang industrial design naman, aesthetic siya. Okay. It has to be new or ornamental. So, ang pinoprotektahan niyan, yung itsura niya. Itsura, dapat maganda. Yes, yes. So, for example, perfect example po, ito pong upuan, kung saan ka nakaupo ngayon, may design, no? I don't know kung kita niyo sa screen, no? May disenyo po. So, yung disenyo po na yan, provided na walang ibang gumawa niyan, na bago pa siya yung design na yan, pwede po siyang i-register under industrial design protection. And in fact, dito sa Cebu, very rich, no? Ang ano ninyo, yung mga... Creative yung mind. Yes, creative. Very dito yung mga, ano, yung mga handicrafts, no? Furniture, napaka-rich, no? Ng industriya na yan sa Pilipinas. And quite a number of industrial design registrations are from Cebu. Na po. So, yung mga ganyan. Or
packaging po ng isang, like, yung kung paano yung packaging ng pagkain, yung ganun po, design. So, furniture, packaging ng pagkain. Yes, designs ng damit, pwede rin, designs ng sapatos. So, pag example, if alakas, fashion designer ako, pwede yes. lagyan ng pangalan ko, tapos pwede mong pa, yes, pwede mong i-ano. Industrial design. Yes, pwede. I-register as industrial design. Wow. Oo. Meron tayong mga kilalang Cebuano na actually furniture designers. So ano po sila, may mga designs sila na naka-register under industrial design registration. So in fact, nihikayat ko no yung mga kapatid nating Cebuano na maraming very creative no. Yung maraming design ideas, sinihikayat ko kayo na mag-apply ng industrial design registration ano. Ang industrial design registration naman po, ang term niya, ang life niya, 5 years. And then, registrable siya for 2 more 5 years. So, maximum of 15 years po. Ito po ay registrable kasi unlike the patent and the utility model na hindi na siya registrable, na hindi na renewable, ito, nare-renew natin kasi kasi yung idea kasi yung furniture. Hindi naman siya yung technical solution. So, may hangganan siya, no? It can be renewed for 2 more times na tigfa 5. So, maximum niya ang 15 years. 15 years. Oo. Ang ano lang, after 15 years, ganun din, parang patents, it now belongs to the public. No? So, yung iba pong mga designers, depende po kung may mga design, like yung mga ibang Cebuano natin na furniture designers, yung iba nilang furniture designs protected under industrial design, yung iba, they retain it as copyright protected na lang. Okay. So, related po siya. Kasi po ang copyright, yun nga, artistic creations. No? Yung industrial design, ornamental, aesthetic creations, basta new. Okay. So, kung copyright naman, ang duration kasi ng copyright protection, it's for the lifetime of the creator plus 50 wow. years. Lifetime at saka 50 plus years. Plus 50. So medyo, I mean, yun po yung for the literary works, no? Yung iba po, depending on the type of artistic creation, like I believe, may mga iba na 25 years. Ganun po, no? Lifetime plus 25 years. But in other words, mas matagal po ang protection ng copyright. So business decision ng iba kung which of the two ang pipiliin nila. So pag ako, pwede kong i-register siya sa dalawa. Tapos sasabihin na lang ng IPO kung pwede ba siya dito or kung pwede naman, pwede bang ipagsabay? Like ang sinabi ko po kanina, yung copyright, it doesn't require registration kasi. Oo nga, no? Oo, it doesn't require registration. Hindi mo kailangan nung active, active steps, no? Opo. Unlike pag industrial design. And pag industrial design, may active steps, no? Ang flip side po kasi, ang benefits po nun pag industrial design registration, ayan, mas madaling i-prove sa court. No? Kasi you have a registration. And then kasi pag final po yan, kikilatisin din ng examiner kung bago nga ba talaga to, kung wala bang katulad to sa iba. So yung industrial design pala, yung forma talaga, hindi yung kung ano yung nakalagay or yung forma talaga niya, it has to be ornamental or new. Yun po. And then you get a certificate of registration. Yung copyright po kasi mas malawak, no? It can include songs, books, kasi these are literary works. Okay. It also includes can be movies and songs. Yung mga recordings kasama rin po 'yan. This one is copyright protected, no? Our yes. session, our yung recording po natin na ngayon. And I siguro sa CCTN or sa Cebu Lady Lawyers Association ang copyright nito, no? Yes po. So yun siya. So malawak yung saklaw ng copyright. Yes. Ito siya. Po tanong ko po. What if my for example, my business, tapos ito yung pangalan niya. Yung pangalan niya is the translation lang ng drawing. So, drawing na, for example, flower, tapos flower ang nakalagay dito. Pero, ibang style. So, ano yun? Sa copyright yun? Trademark yun? Pwedeng trademark, pwedeng copyright. Hindi naman po siya exclusive, mutually exclusive. Okay. Meron po tayong Supreme Court case na says na, if I'm not mistaken, it's a Snoopy case. Ang sinasabi po dun, si Snoopy yung drawing can be protected both as trademark and copyright. Kasi yung copyright yung disenyo, kung paano siya din drawing, no? Kasi aso naman talaga si Snoopy, no? Na may specific look, di ba? Pero pwede din siyang i-protect as a trademark, no?
by, you may add in ng Snoopy, kasi nga, pwede siyang distinctive. Pwede din siyang gamitin as business. Okay? Ah, in the business, you know, as a logo, kasi distinct siya. So, pwede naman po. Ah, balik po muna pala tayo sa, ano, sa industrial design. So, pag yung tagagawa ng furniture, furniture designer, so yung lahat, isa-isa ng furniture, pinaparegister niya as industrial design. Yes, yes. Okay. And then, of course, may kasamang fee yun, ano? So, ang fee po ng industrial design registration, I believe it's, for a small business, it's around 1,700 plus. So, wala pang 2,000, ano? Pero kung marami kang designs, yes, isa-isain mo po yun. Pag sinabi pang small business, ano ang fee or ano yung assets or income of the corporation the business? We follow kasi yung guidelines ng DTI, but the IPO field, kapag 100 million below, yun po ang kinoconsider naming MSME. Okay. So, smaller po ang may, less po ang rates ng filing fee rates kapag MSME ka as opposed to a big business. So, 100 million above, yun na. So, iba na rin yung registration fee. So, I heard po na meron din itong publication. Publication. Pero yung publication po ba yung applicant na yung pupunta doon sa, no, sa mga newspaper companies to publish it? Hindi po. Kami po ang magpa-publish and we publish it online. Although may publication fee. Okay. Po. Yung publication fee, it's shouldered by the applicant. Mm-mm. Pero yung publication po, kami po ang gagawa nun. We usually publish it na ngayon online na rin. It's actually easier kasi mas maraming tao nakakakita niyan online eh. Mm-mm. No? Dati, oo, sa newspaper. Uh-oh. So mas magastos. Ngayon mas madali na because we do it sa, we have an e-gazette. No? E-gazette. Oo, we have an e-gazette. So we publish that sa website namin, no? So, for everyone to see. So, madali lang po for trademarks. But for copyright, yung mga songs, yung mga movies, paano po yun pinapublish? Ang kailangan po kasi first of all, pag nag-file po kayo sa amin, kailangan may sample of the work. Mm. No? If it's, of course, if it's a movie, a copy of the movie, no? And then, ang publication po, it's just a listing naman. Ah, listing lang. Okay. Listing lang naman ng ano, ng work itself. Uh-oh. Na po. And then, if you have further questions, pwede po ba yung mag-check. Sa patents naman, pag publication, yung bibliographic data. So, yung details ng title, abstract, sino nag-file, eh? Tapos maybe one picture of the invention. Mm. So, hindi naman po yung buong application kasi otherwise, mabigat po yun sa ano, mabigat po yun sa MB, sa gigabytes. Na po. At saka pag yung lahat na talaga yung ipinapakita, makikita na wala ng privacy, diba? Tsaka, tsaka mahihirapan din yung mga interested individuals or even the applicant to look kapag yung buong buo. No? So, we usually just publish a listing and if ever also, yun nga, bibliographic data lang. So, okay, patent, utility model, industrial design, copyright, topography. Yung topography po, related po siya, it's related to industrial designs, mm-hmm. no? But it speaks of yung mga sa computer boards, computer chips, no? Yung kasi, more on the technical side. Mm-hmm. Yung itsura niya. Kasi yung kada itsura ng, I'm sure if you've seen motherboards or chips, uh-oh, yung mga linya-linya yan, tsaka mga butas-butas na bilog. Oh. So, yung very specific po ang yung shapes na yun, no? Yung designs. So, pati po din. Yun? May registration? Yes, yes. Wow. Meron din po yun. And everything, you can, sapatos nga na-mention ko, uh-oh, kotse, yung designs ng kotse tsaka motorsiklo, yun din. Ah, yes. Marami po sa atin, marami tayong kotse, sapatos na international. So, itanong ko po ito. Mm-hmm. Kapag galing po to sa national tapos international tapos dito sa Pilipinas widely known na, mm-hmm, like mga sapatos, mga Adidas, Nike, yung mga ganon, Toyota na mga kotse, so ano po yan, kailangan po ba silang mag-register dito? Oh, well, yung ano po, generally yes, kailangan po mag-register sa Pilipinas para maprotektahan sa Pilipinas, no? It's territorial yung nature kasi ng IP, no? So kung hindi ka register dito sa Pilipinas, hindi ka pwedeng magpa-protect, no? Hindi ka pwedeng mag-enforce, hindi mo pwedeng habulin yung manggagaya, no? Pero may exception. Ang exception po niyan, yung mga tinatawag po nating well-known marks. Oh, okay. So, ang well-known marks, these are marks na declared by the Supreme Court, let's say, or na well-known. So, for example po, ang Rolex,
Dahil sa sobrang sikat niya, sobrang laki din ng goodwill niya. Kahit hindi siya naka-register sa Pilipinas, pwede siyang pumunta sa Pilipinas at mag-enforce. No? Although, registered naman ang Rolex dito. Uh-huh. Tapos, protected siya, not just against fake, let's say, fake watches. Uh-huh. Pero yung pangalan po na yun, protected din yan against yung mga ibang, ibang articles na gumaya. So, pag nagkaroon ng Rolex na bedsheet, pwedeng habulin. Okay, okay. Pero generally, yung kailangan po kasi sa batas, naka-register sa Pilipinas. Uh-oh. Same way, if we have Filipino industries, mm-hmm. we have MSMEs sa Filipinos who go, let's say, to Dubai mm-hmm. or who go, let's say, to the US mm-hmm. para ma-enjoy nila yung protections doon and they can go against yung mga copycats doon, mm-hmm. they have to be registered in that country. Okay. Opo. Pero yun lang, ang controlling law, of course, mm-hmm. syempre, yung batas doon. So, dito sa Pilipinas, ang controlling, yung batas natin. Now, alam ko na na, kaya pala, may iba ding mga international na mga brands, no, na parang ang rami namang dito, ang raming counterfeit dito, pero parang walang magagawa yung doon. Kasi baka hindi registered dito sa Pilipinas. Yan, isa po yan sa chine-check kasi para yun nga, mahabol, kailangan registered. Ngayon, business decision kasi ng isang kumpanya kung saan sila mag-register. Mm-mm. Often, kapag feeling nila yung market maliit, hindi sila mag-register. Pag feeling nila malaki yung market, mag-register sila. So, pero may iba namang businesses na kahit wala silang business doon, nag-register naman sila para precisely to protect the name. Uh-oh. So, may mga brands po tayo na naka-register yung trademark dito, pero wala po silang store dito. Mm. Pero dahil registered sila, pwede nilang habulin yung mga naminik. So, okay. So, dahil nakaabot na tayo sa trademark, ano naman po itong trademark? Trademark is any visible sign, that can be used basically to... It has to be distinctive. It's any design or mark that can be used to distinguish your goods or services against another. Okay. Yung pagkakaintindi ko po dito no as not in intellectual property offices like logo ng mga kumpanya. Isang example 'yon. Okay. 'Yon. Ang trademark kasi siya, pwedeng logo, pwedeng pangalan. Uh-oh. Na ang ibig sabihin nito pag malaman ng publiko na yung produkto na to or yung service na to na nakadikit yung pangalan na yon galing sa particular company or individual. Mm-hmm. No? So for example, yung sinaunang sapatos ang Tibay. No? Okay. So yung sapatos ang Tibay dahil nakadikit yung pangalan ang Tibay na yon, alam ng publiko kung saan galing. Mm-hmm. And then it's also an indication ng quality. Na, okay to, reliable, matibay ang Tibay shoes, no? Mm-hmm. Tapos alam mo kung kanino galing yung ang Tibay shoes, galing to sa store na yun. Mm-hmm. Okay? Same way, again, I'll go back to the example ko kanina na Jollibee. So, maraming mga, how would you say, burger, chicken and burger places. Uh-huh. Pero pag sinabi mong Jollibee, alam mo kung kaninong, kung anong kumpanya to. Oo. May idea ka na rin agad kung ano yung quality tsaka lasa na maasahan mo. So, that's what a trademark is. No? Talagang dinidistinguish niya yung sayo, yung produkto ng isa versus yung produkto ng iba. No? So, in terms of market, no, it helps in building competition, healthy competition. Uh-huh. It also helps in building goodwill. No? Kasi may pangalan ka na, kilala ka na. May pangalan na. Yes. So, i-discuss natin more yung trademark mamaya. So, standby muna. Makinig muna tayo sa ilang commercials. Para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibu! Sinisibu, sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience.
Sine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sine Cebu. Welcome back. So, ganina, naistoryahan nato ang trademark. So, unsa galito ang trademark? Uy, alam ko ang unsa. It means, ano? Ano po? Oo, ano pa ba mga... May mga konti ako alam. Alam ko rin ang kapoy. So, oh, wow. Tired, pagod. So, kahapon yung biyahe ko, kapoy na ako. Lami, yon. Yan. Yan, maraming lami dito na pagkain. Si kwate ko kanina, lami. Wow. So, pag palagi ka nang pumupunta dito... Alam kong magiging mahusay ka sa Bisaya. Oh, kabulo na ako mag-Bisaya. Oh, yun. So, i-rephrase ko lang question ko. Ano po yung trademark? So, napag-usapan na natin kanina, ano na lang natin, i-wrap up na. Ano yung trademark? Ayun, so, trademark, word po siya, salita, o kaya logo, disenyo, na ginagamit sa isang business or service para ma-distinguish, mapaalam sa mundo, sa publiko na yung produktong to o yung servisyo na to ay galing sa particular na tao. Okay. Para yung, galing sa'yo or galing sa akin. Para yung mga tumatangkilik sa produktong yan or sa negosyong yan ay alam na kasi meron ng trademark. Yes, oo. For example, Jollibee, Tombee, McDo, M. Oo. Tapos alam mo na kung ano yung may ma-expect ka na quality. Oo. May kalidad na siya na nakadikit dun sa pangalan na yun, sa trademark na yun. Sometimes po yung sa mga malls, yung nakikita ko, yung malls, spell out talaga nila yung pangalan. Pero nagkakaiba lang sa font. Yung mga gano'n. Oo. Meron ding iba na drawing talaga yung trademark nila. Oo, depende sa business interests, no? Kung gusto nilang word lang or yun nga, parang Jollibee, meron siyang Jollibee na font, 'di ba? Tapos meron din siyang yung si Jollibee mismo. No, yung itsura. So, iba-ibang pwedeng lahat 'yon covered ng trademark. Oo. So, natapos natin ng pag-usapan yung patent, utility model, industrial design, copyright, trademark. So, ito na po yung lahat ng saklaw ng intellectual property. Mm-hmm. So, pag nag-register ka, you will be protected. Yes. At makakakuha ka ng damages kung may mag-copy. Oo, oo. At saka, pag may mag-copy, pwede mong sabihan na pag-aari ko ito. Oo, yes. So, ano pa po yung ibang remedies, legal remedies natin pag ganon, kapag may counterfeiting, may piracy. Sige. Ang ano ba, so ang IPO Phil, no? Mm-mm. Kami in charge of regulation. So, nagre-register sa amin, ano? Okay. Ng mga so, intellectual. Oo. Pero meron din po kaming enforcement, no? Yung enforcement naman, ang ibig sabihin nito, pag meron ka nung right, kanyari, meron kang trademark na naka-register sa'yo or copyright sa'yo, pwede mong habulin, no? Yung mga gumagaya or lumalabag dun sa rights mo, no? Mm-hmm. Kasi ang parang ang mangyayari na nakawin nila yung intellectual property na ginawa mo, 'di ba? Nagpagod ka, nag-invest ka para gawin 'yon, yung business mo, nag-invest ka, pagod puyat para lumago, tapos may gagaya lang, no? Hindi naman pwede 'yon. So, kapag may nakita ka na gumaya, no, dun sa gawa mo, pwede kang humabol, no? So, may criminal aspects, no? Pwede kang pumunta sa regional trial court, no? Through police or NBI, no? Pwedeng civil courts, no? For damages. Mm-hmm. Pero pwede rin pong administrative. So, pwede kang lumapit dito sa amin sa intellectual property office, and then may dalawa pong opisina sa amin, ano, na pwedeng tumulong, yung Bureau of Legal Affairs or ang opisina namin, ang Intellectual Property Rights Enforcement Office. Ano po yung pagkakaiba ng dalawa? Umpisa natin doon sa civil, no? Kasi kapag ninako mo ang isang intellectual property right, no? Violation yun, it's a crime. Mm-hmm. Ang punishment po nun, up to 5 years imprisonment or fine. No? Okay. So, pwede yun. Pero sa under po to, sa ano? Sa criminal courts. Sa intellectual property office, no, may administrative. So, pag sa amin kayo lumapit, syempre, kasama doon, pag nanalo ka, sasabihin namin doon sa nanggaya sa'yo to stop,
no? At pwede kang humingi ng damages or daños mm-hmm. up to I think 200,000 ang minimum and above. Oh. No, yun yung sa Bureau of Legal Affairs. Mm-hmm. Meron din po kami sa Intellectual Property Rights Enforcement Office. Sa amin po, hindi po kami nag award ng daños, but mm-hmm. what we do are enforcement actions na titigilin yung business or business disruption nung karibal, nung kalaban. So, paano po nangyayari itong pagpapatigil? You can file a case, no? Pwede ka mag-file ng case. Again, online mm-hmm. din yung pag-file ng case, no? You can file it directly online or kung gusto mo magpatulong sa field office unit namin, kay Ms. Nerissa sa DTI, pwede. So, mag-file ka syempre ng either complaint mm-hmm. no? or verified petition. Syempre, nandun yung mga pieces of evidence mo, ebidensya na siya yung nanggaya ito. Kaya ako nasabi nanggagaya siya kasi ito yung mga ebidensya ko. Okay po. Tapos, akin to, ako talagang gumawa, may-ari, kasi ito yung mga ebidensya ko. Kaya, uh-oh. Let's say, yung certificate, no? Mm-hmm. Tapos, on, pag nakita namin, sa Bureau of Legal Affairs, no, may hearing, kahit mm-hmm. sa amin, sa IEO, pwedeng may hearing. And then, kapag nakita namin na, totoo nga, ayun, maglalabas kami ng orders, no? Depende kung ano yung hiningi dun sa kaso. But in essence, yung orders na yun will tell the infringer, yung mga ngopya, yung criminal, to stop. So, pero may order din po ba na i-confiscate nyo yung mga materials na yun? Mm. Okay, sa Bureau of Legal Affairs, pwede. No? Sila pwede magpa-confiscate. Dito sa Intellectual Property Office Enforcement, hindi. Wala kaming confiscate. Ang gagawin po namin, mag-i-issue kami ng order to stop no the infringing or criminal activity. Okay. May period of time po yon. And then after that period of time expires, babalik kami nun. Mm-hmm. No? I-inspectionin namin yung lugar. Pag nakita namin na hindi sumunod, no, nagbebenta pa rin yung mga kriminal, ngayon, ang ka-partner namin ay ang LGU, ang DTI, so, or ang SEC, sasabihin namin, i-cancel yung business permits for violating the IP code. Okay, so my recommendation pala. Oo, so mangyayari nun, dahil susunod yung mga, ano, yung LGU, yung DTI, and so on, kasi may finding of violation talaga. Okay po. Kapag kunyari yun sa iba naman sa mga online, no? Pwede namin patigilin yung pagpapaskil mm-hmm. ng mga binibentang peke online, uh-huh. no? Ang lalapit naman kami, let's say for example sa kunyari Shopee, Lazada or kung kunyari website talaga sa NTC naman, uh-huh. ano, para patigilin. We also work with yung mga payment gateways and mm-hmm. banks. No? So, pwede kaming, kunyari, for example, sabihin namin sa GCash, o itong pieces of evidence, itong order namin. So, ang gagawin ng GCash, tapos alam namin na yung account, yung taong yung ginagamit ng GCash para kumita, dun dumadaan. Pwede yung pa-stop yung activity. So, ang gagawin ng GCash, ika-cancel niya. I see. Yung account. No? So, yung mga private relationships na ganun, importante din sa amin. Uh-oh. So, may public and private din na trabaho na trabaho na you know interactions and collaborations sa kailangan no para mm-hmm. maging successful. Opo, mm-hmm. opo. So dito po yung ito yung mga illegal na mga IP crimes. So ano po itong mga illegal IP crimes like counterfeiting at saka piracy? Pwede po ba nating ipaliwanag sa publiko? Pag sinabi mong counterfeit goods kasi na-mention natin meron kang 'di ba meron kang brand, 'di ba? Mm-hmm. Let's say may trademark ka. Pwedeng gayahin ng konti, pwedeng gayahin na eksaktong-eksakto. Uh-huh. Ang counterfeit goods, yun yung mga ginayang eksaktong-eksakto. So, for example, Nike na sapatos, kilala siyang brand, uh-huh. tapos may check, no? Yung mga binibentang counterfeit, ito may mga peking sapatos na ang nakalagay din talaga, eksaktong-eksakto na Nike, tapos may check. Uh-huh. Kung ang nakalagay NIBE, okay. Hindi siya counterfeit kasi uh-oh. Hindi siya eksakto-eksakto pero pwede pa rin siyang panggagaya or trademark infringement. Mm. No? So yung counterfeit goods, may ganun ka-limited na eksaktong-eksakto identical. Okay. Okay. Kaya pala nirong spelling nung iba. Yes, yung iba, minsan yun yung modus nila, nirong spelling nila. Pero halata naman na ito yung ginagaya kasi may check. Or yung, kunyari, imbis na check na smooth na gano'n dun sa Nike, matigas yung check, no? Uh-oh. Para makalihis. Pero may ano ba to? May difference ba to sa pag-enforce or pag-file ng kaso? No. Pareho lang. Infringement at counterfeit. Pareho lang. Pareho lang. Oo, pareho lang, no? It's just na, syempre, mas laganap ang counterfeit goods, no? Mm-mm. Kaya yung opisina namin, talagang nagkakonduct ng mga awareness campaigns, tapos talagang
we work with yung mga FDA, yung mga DTI, yung mga other government agencies para masugpo, no, ang counterfeiting. In contrast, ang piracy naman, ano, kasi na-mention mo rin ang piracy. Ang counterpart niya, copyright infringement. Mm-hmm. Ngayon, ang definition ng piracy naman, kinopya ng direct or indirect. So, buong-buo, kompleto, exactly the same. Okay. No? Siyempre, pag counterfeit goods saka pirated goods or content, number one dyan, yung walang pahintulot. Oo. Kasi siyempre, kung may pahintulot na may-ari, eh, hindi siya. Mm-mm. Hindi siya crime. Okay. No? So, pareho, walang authorization. Tapos, ginaya. No? So, yung mga examples naman ng piracy, mga nakikita nyong, yari, sa bangketa, nagbebenta ng mga DVD na merong movie, tapos makikita mo yung movie pag pinanood mo, may mga ulo-ulong lumalabas, or malabong-malabo, yun, mga pirated goods. Kasi kinopya talaga ng walang pahintulot yung buong movie. Or sa online, meron din yung online, mga ganun. Online, marami na po. Yes. Kahit hindi pa napapalabas sa cinema, or yes, hindi pa napapalabas sa kung ano man yung magproproduce nun. Nauuna pa. Exactly. So, yun ang example ng piracy. So, yun, nakikipag-coordinate kayo with Facebook nun. Yes, oo. So, the IPO, Intellectual Property Rights Enforcement Office, we work with different government agencies, no? Yung mga NBI, PNP, FDA, kasi would you believe, yung mga counterfeit din ng mga gamot, no? Uh-oh. And then, we also work, yun nga, kasama ng OMB. And then we also work with, of course, yung mga private, no? So, yes, ang Facebook, isa yun, kasi laganap na manunood yung mga tao doon, ano? YouTube din, kasama din namin sila, no? And yung mga sa pagbibenta naman ng fake online, we also work with Lazada, Shopee, no? Kasi doon naman minsan nagbibenta ng mga counterfeit, no? So, we work with them. Sasabihin namin, ito yung mga reports, ito yung mga findings sa mga peke, or yung mga counterfeiting and piracy. Alisin nyo. So, investigate nila. Tapos, pag nakita nilang ganun, alisin naman nila. Ah, so, may investigation report muna kayo. Tapos, i-send nyo sa kanila. Yes. Or, pwedeng diretso yung, ano, yung, ganyan, sasabihin namin sa brand owner. Tapos, yung brand owner mag-check. Tapos, sila yung lalapit sa Facebook, YouTube, or Shopee or Lazada. So, alisin. So, ito pong counterfeiting is the trademark infringement. At ito namang piracy is the copyright infringement. Yes, tama. So, na-mention na natin kanina yung trademark at saka ang copyright. Now po, ano po yung impact kasi? Ano yung impact na nadudulot kapag tumatangkilik yung mga tao sa mga counterfeit goods at sa mga pirated mga works? Una, it harms legitimate businesses. Kahit yung mga MSME. Imaginin mo, kung kunyari MSME ka, gumagawa ka ng sapatos, siguro ang sapatos mo, tunay na sapatos, syempre MSME ka, 3,000 pesos. Yung mga peking sapatos, 300. So, mahirap labanan. So, hindi ka tatangkilikin. Ano mangyayari nito? Mawawala ng trabaho yung mga legitimate businesses. Diba? Kasi, hindi sila tatangkilikin. No? So, ano mangyayari? Yung mga workers, saan pupunta? Magtatrabaho na lang sila sa mga namimeke. And usually, yung mga namimeke, they don't give, hindi tamang trabaho ang binibigay, syempre. No? May mga na-witness kami noon na nag-grade kami, no? Pinuntahan namin, factory siya na gumagawa ng peking sabon tsaka lotion. Mm-hmm. Yung mga tao na hinire nila doon, parang mga slaves, no? Kasi hindi sila makalabas. Okay. Tapos yung mga kwarto, nasa ibabaw ng factory, so lahat ng fumes na amoy. No? For piracy din, ganun din. It hurts, especially local, yung mga local movie industries. Imagine mo, syempre mga tao, sasabihin na, ayoko manood ng movie sa sinehan, 250 pesos, tatago ko na lang, bibili na akong chichira, tapos hintayin ko, i-download ko illegally, hanapin ko sa YouTube. Isipin nila, 250, hindi naman mararamdaman ng artista yun or ng director. Pero, hindi lang sila affected eh. Isipin mo, paano yung cameraman? Diba? Like, may cameraman tayo ngayon. Paano yung driver? Paano yung PA? Lahat yun, dahil hindi ka nag... Kung lahat ng tao hindi magbabayad ng 250 pesos, adi walang trabaho, walang kikitain yung mga honest workers natin na gano'n. Diba? Plus, in terms of social naman, parang, kunyari, Cebu is, diba, very creative city, diba? So, kapag kunyari, gumawa ka ng movie, gumawa ka ng kanta, hindi mo na-realize yung profits or royalties kasi kinopya, ginaya, di ba? Pinirate. Di ba nakakawalang gana? Oo nga. Di ba? So, yung iba parang, hindi na lang ako magiging creative. Magtatrabaho na lang ako somewhere else. No? So, pwedeng mamatay yung creative industries natin. So, ayaw natin yun. No?
Pangalawa, it can be dangerous to oneself. I mentioned kanina, meron kaming ni-raid na nagpepeke ng... Kasi may mga namimeke ng pagkain. Okay. Totoo yan. May mga nagpepeke. May mga reports kami na-receive. Anong pagkain? Like mga burgers, yung mga ganun? Oo. Yeah, fake yung burger. Or yung mga noodles. No? Fake? In what way fake po? Nung in-examine namin, may mga additives siya na hindi completely... Oh. May mga kasamang sawdust, mga ganun, ano? Sawdust? Grabe naman po. O yung mga pampalasa, yung mga spices, yung mga pampalasa, hindi ko kasi pwede i-mention yung mga brand names, pasensya na. So yung mga pampalasa, yun, hindi siya yung purong pampalasa, yun, may sawdust, yun yung isa namin. Or kunyari, may mga namimeke din ng gamot, no? Lalo na laging laganap ito ngayon, pandemya, no? We, like, itong January, di ba, tumaas ang cases ng Omicron? Oo. So, nawala ng mga paracetamol sa mga botika. Mm-mm. Isang naging boom yung pagbebenta ng peking paracetamol, peking gamot, no? So, may mga peking ganyan, ano? So, you can imagine, pag binili, tinangkilik siya ng tao, it's very dangerous. Di ba? It's very dangerous to one's health. You don't know the damage. Pwede kang magkasakit. Diba? Pwede kang magka-allergy or baka pwede kang mamatay, no? So, inaano namin, wag, no? Kasi very dangerous. So, speaking of counterfeit medicines po, pag sinabing ganito, medicine ito, same name, same design, ganun. Pero pag counterfeit, ano pong pagkakaiba nito sa ano? Okay, kasi po ang FDA talaga ang may jurisdiction ano dun sa mga counterfeit medicines. Iba yung definition nila, but basically ang isang counterfeit na gamot, yung ang requirement nila eh kasi for para yung gamot no magbigyan ng registration ng FDA, may certain quality and percentage of the active ingredient na kailangan nandun siya. Ayan. So yung mga fake na gamot no, yung quality tsaka yung composition hindi katulad ng original. So pwedeng, hindi siya as effective. Either hindi siya as effective or walang effect talaga kasi asuka lang or harina ang kasama. Oh my gosh. No? So kapag nagtitipid ka, kasi dito tayo kasi maramihan tapos mas mura. Or sa mga maliliit na, or bibili ka ng tingi-tingi sa sari-sari store, hindi mo alam kung sino nag-supply sa sari-sari store. Kasi syempre yung sari-sari store owner, hindi naman niya alam eh kung paano kumilatis. No? Mm-hmm. Parang siya, oy sige, pwede ko itong ibenta ng mura kasi mura kang nakuha. No? Mm. So, pero... Siyempre, hindi siya marunong tumingin. Saan ba nanggaling yun? No? So, pag medicines, talagang kailangan sa butika tayo bumili. Hindi pwedeng online, ha? Bawal online. Medicines, ano po yun? Bawal online ang pagbili ng medicine. Oh, kasi hindi mo alam kung... Diba? 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 No? Siyempre, may mga reputable na mga butika na may online stores, no? Like yung mga malalaki, no? But in general, huwag bumili online. Kasi like, again, nung kasagsagan ng pandemya, may mga nagbibenta ng mga peking gamot through Lazada, Shopee, no? Mga tocilizumab. In fairness naman din sa mga online platforms nila, no? Nung nalaman naman nila, sinabihan namin, cooperatives naman sila to remove. Oo. Kasi syempre, alam nila yung consequences. No? Another bad consequence, no, ng pagtangkilik ng mga peke, buwis. Kasi mga lehitimong negosyo, magbabayad ng tamang buwis, right? Ngayon, pag hindi ka nag... Siyempre, namimake sila, mga criminal sila, ba't sila magbabayad ng tamang buwis? So, hindi sila magbabayad. Eh, ano naman ngayon? Baka isipin natin, okay, hindi sila nagbayad ng tamang buwis. Ano naman ang mangyayari to sa atin? Isipin mo, yung mga tamang buwis na yon, siya yung gagawa ng mga kalye natin. Siya yung gagawa ng mga public schools, di ba? Siya yung bumili, let's say, ng mga COVID-19 vaccines. Yeah. So, maraming nawawala sa gobyerno na taxes kasi hindi sila nagbabayad na yung taxes na yun pwede sanang napunta sa publiko. No? Okay, so malaki pala ang effect ng pagtangkilik ng mga counterfeit pirated. Kaya huwag kayong magtangkilik ng pirated tsaka peke. Huwag po, kahit anong peke. So may mga yung top like medicine. Ano pa yung iba? Dito sa Pilipinas, sa ibang bansa kasi iba, no? Pero sa atin sa Pilipinas, yung latest namin, ano, nung nag-seize kami, I think for the past 2 years, no, nung tiningnan namin, ang number one na pinipeke, peking sigarilyo tsaka peking alak. Oh. Alak, hindi yung rubbing alcohol, yung alak na iniinom. Alak na iniinom? Oo. Oh my. Pangalawa, if I'm not mistaken, tama, pharmaceuticals, mga gamot. Mm-mm. No? Tapos, saka na lang yung mga t-shirt, damit, so on and so forth. No? Pero yung top two, yun nga, alak, alcohol,
So yung mga nakikita ko po sa TV na dinidestroy in front of the people, ano yun, in coordination with what government agencies yun. Oh, kasi meron kaming National Committee on Intellectual Property Rights. Mm-hmm. No? It's a government agency na 15 kami. Okay. Iba-ibang gobyerno. No? Ah. IBO Phil, DTI, OMB, kasama din namin BIR. So iba-iba. No? Ngayon, kapag merong seizure na gano'n, ang gagawin namin, you know, i-put together. Mm-hmm. No? Tapos, yung iba-ibang mga gamit or bagay na na-seize ng counterfeit, sisirain namin. No? Sisirain namin. Okay. So, marami kaming kasama. Nakikita namin sa TV yun. Oy, sayang! Yes. Binaldozer! Yung mga gano'n ba? So, NCIPR. So, meron pa po ba kayong gustong sabihin? Ah, yes. Oh. Direct. So, ang inaano namin, advocacy, no? Ayaw po namin ng peke, no? Mm-hmm. Ang sinasabi ko po nga lagi, imbis sa yung negosyante, imbis sa magbenta ng peke, magbenta na lang po kayo ng local goods. You know? Go local. You know, tulungan po natin ang local industry makabangon. Mm-hmm. No? Marami po tayong quality products. Yun na lang ang ibenta natin. Ano? Tapos part po ng ginagawa namin, advocacy campaigns. No? Actually, meron akong papakitang poster sana. Kung, sige, kunin natin yung posters. Kasi syempre, bilang isang consumer, no? Minsan hindi mo alam kung saan mo titingnan. Ano bang kailangan kong tingnan para masabi na peke ito o hindi? Or kung manunood ka ng TV, paano ko masasabi yung peke ito o hindi? No? Ayan. So, ito. So, ito, isa ito sa, actually, bibigyan ko kayo ng, ano, i-emailan kita ng soft copy nito, no? Pero, syempre, nag-print kami. Ito po, 5 Ps to spot fakes. Gumawa po kami ng guidelines para yung consumer makita niya kung ano yung mga flags, ano yung mga dapat niyang tingnan, ano, pag bumili siya ng bagay, gamit, no? So, una, packaging, first P, kaya nga 5 Ps. Tingnan mo yung packaging. Mali spelling, tabingi yung printing, chances are peke yun. Mm-mm. Price, no? Oftentimes, lalo na mag-luxury goods, napakalaki ng difference in price, no? Yep. So, you can buy an original, siguro yung tunay na original na t-shirt, 3,000 pesos. Uh-oh. Yung counterfeit, yung peke, 300. So, malaki. Malaki, no? May mga, minsan like yung mga sabon, maliit lang yung, or yung mga personal care products, minsan maliit lang yung difference, mm-mm, no? Pero pag ganun, still, kapag kunyari masyado malaking difference, kahit mura pa rin naman, you know, red flag din yun. Parang, ay, baka peke nga ito. Okay. Yung product din, no? Lalo na kung kunyari lagi mong ginagamit, sanay ka na alam mo na yung amoy, yung kulay, yung lasa, yung pakiramdam. Uh-huh. No? So, kilatisin mo yung product. Kapag parang mas matigas yung rubber na to kaysa dun sa dati kong rubber. Bakit hindi comfortable? Yes, baka chances are peke yun. Okay? Promotional message. Okay? Usually yan, may mga sinasabi sila tungkol doon sa product na hindi totoo. Mm-mm. Or minsan sinasabi nila na yung promo nila, oh, buy one, get three. Yan. No? Chances are hindi. Or kunyari, 80% off. Yung grabe yung pagpapromo. Oo, parang yung grabe pagpapromo, hindi totoo yan. Or yun nga, sasabihin niya yung quality ganito, pero hindi. No? So titignan mo din yung sinasabi. And then place. No? Ngayon, dati kasi, bago mag-pandemic, we would shop ng physical, di ba? Pupunta ka sa store, makikilatis mo yung malalaman mo. Okay. No? So, although hindi ko sinasabi lahat ng pwede mong bilhin online e fake, mas mahirap talagang tumingin, di ba, ng tunay tsaka peke online. Okay? So, place. So, chances are, pag online yan, kailangan mas listo. Okay. Mas alerto yung bumibili kasi pwede kang maloko nung picture. Na akala mo yung picture, uy, tunay. Minsan kasi tunay yung picture. Mm-mm. Pero pag in-order mo na binigay sa'yo, hindi pala. I see. So, ito, 5 Ps. 5 Ps dapat to spot natin fix. Tandaan. Yes, no? 5 Ps. Hindi yata. Ayan, there you go. Kita na. So, ito po ang 5 Ps to spot fix, no? Ano po namin to? Advocacy campaign. Meron din po kami, no? Na bagong develop. Hindi pa lang kami nakakapag-print ng poster. Sige. 4 Fs naman pero, to spot. For pirated, ano naman okay. Yun. Okay, pero bibigyan niyo po kami ng copy online. Oh. Ipapalaganap na lang po yes, namin sa yes, social pareho. Media. So, grabe no, full pack talaga yung pinag-usapan namin ngayon ni Director Ann Idilion. So, wala na tayong igong oras. So, Moni, ato nang ikat niya. Mag-invite na po tabalik nila sa susunod na itong mga episodes. So, daghan kayong salamat, CCTN. Daghang salamat tatayong Nanay Lim Chua. Salamat sa Cebu Lady Lawyers Association, especially sa atong President Joyce Adlao. Salamat sa atong mga viewers and sa Intellectual Property Office for
sending here, Director Ann Idelion. Thank you very much. Daghang salamat. Good night and God bless.